Paano kita mapapalaya sa mga bariyang to? Kakapairanggot lang inikita ko araw-araw sa karinderya. Saan matapos na lahat to? Nay? Nay, pwede niyo po itagdag yung kinita ko sa school? Pero Nay, sabi daw po bawal na daw po kasi matinda dun eh. Pero okay lang po yun. May iba naman po akong paraan eh. Nay, pwede po tayo pumunta linggo-linggo sa simbahan at magtinda po tayo sa labas ng ulam dun. Kahit ako na lang po magpantay dun, Nay. Saan mo naman nakuha yan? Nung napataan po sa simbahan, ang bait nga po ni Lord na eh. Pinigyan niya po ako ng idea. Hindi po umaabot ng 10% ang naiipon natin para pampiyansa sa tatay mo. Kaya huwag kang umaasang... Huwag kang umaasang mapapaagawin ng tatay mo. Opo, Nay. Lahat naman po dinadaan ko sa dasal eh. Nay, promise ko po, pagsisikapin ko po ang pag-aaral ko. Kasi po, Nay, pangako ko na po yun kay tatay. At pag ginalingan ko po, dapat daw po hanggang college na po para di na po kayo mahirapan. Sabay-sabay yung pinapalabang ko. Gagawin ko na po, Nay. Parang tigre na si Stella ngayon. Parang hindi na natin kayang lapitan yung bata. Look, the only way to force a DNA sample is a court order. You know what's funny? Inaalak ako dati ni Stella na ipa-DNA yung anak na dinadala niya. Tapos binibigay pa sa akin yung bata dahil hindi raw niya kayang buhayin. Ito naman ako ngayon, nagmamakaawa para sa isang bagay na nagmamakaawa sa dating tanggapin ko. Pare, hayaan mo bang magulo ang buhay niyo dahil lang sa isang hinala? Sabihin natin naging anak mo nga si Annalisa. Ano nang sasabihin ng asawa mo na ang anak mo sa ibang babae ang batang kinagigiliwan niya? Pare, mag-isip ka nga.